Nakahanda siyang gawin ang lahat. She is just fighting for the right of her child. Hindi siya papayag na hindi nito maranasan ang maginhawang buhay na nararapat lang para sa isang fentanilya. At kahit paano, gusto rin niyang ipaglaban ang pag-ibig na iniuukol niya sa ama ng kanyang anak. Iyon ay kahit na puro sakit lang ng kaluuban ang dulot sa kanya ng paghahabol sa munting pag-asa ng kaligayahan. Iyon ay kahit na nababanaag na niya na mas iba yung sakit ng kaluuban ang kanyang mararanasan kung sakaling ituloy ang balak. Pero sa malas ay malayo pang mangyari ang inaasam ni Alessandra dahil pagkaraan ng ilang bisis na nakita niyang nagawi sa men's club na iyon si Darrell, hindi na uli ito nagbalik doon. Ano na kayang nangyari sa kanya? Ilang buwan na siyang hindi nagagawi rito kahit pamadalas dito ang mga kasama niya. Nakakahiya namang magtanong. Baka mag-isip sila ng kung ano-ano. Bakit ba nililigalig kong sarili ko sa kanya? Mabuti nga at hindi na siya nagagawi rito. Hindi na ako kinakabahan kapag nakikita ko siya. Hindi na ako nawawala sa atensyon kung anong ginagawa ko. Pero kahit na patuloy na sinasabi iyon ni Alessandra sa sarili, may mga pagkakataong napapasunod pa rin ang tingin niya sa bawat pagbukas ng pinto ng club at napapaitlag pa rin ang kanyang puso kapag may nakikitang kahawig ni Darrell na customer. Kapag nagawi siya rito uli, sabihin ko kaya kay Joshua na ipresenta ako para makatibol niya. Oo nga, ganun ang gagawin ko. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala siya. Nai-excite siya kapag naiisip iyon. Parang nakakalimutan niya ang ibinigay na restriction sa sarili sa pinasok na trabaho. Pero kahit na iyon ang kanyang balak, tila naman naging tukso ang pagkakataon. Hindi na talaga nagawi roon si Darrell. Alam mo, narinig ko ang usapan ng mga pinsan ni Darrell. Isang gabi ay pasimpleng bulong ni Sarah Jane kay Alessandra. Ha? Anong pinag-uusapan nila? Pagdaka ay nagpakita siya ng interes na malaman iyon. Ikakasal na raw ito, kaya ayaw nang sumama sa kanila. Talaga? Tila may tumadyak sa dibdib niya sa mga sandaling iyon. Oo, at ang dinig ko pa sa biruan nila, sa wakas daw ay nakatagpo ito ng kasukat dahil naging sunod-sunuran sa nubya na halos ay under-in na siya. Palibhasa raw ay mahal na mahal niya ito. Tila nilamukos ang kanyang puso. Oh, ano? Isang kagaya pa ba niya ang pangarap mo? Mukhang malabo na. May kahalong kantsaw ang salita ng babae. Anong pakialam ko? Ang sabi ko naman sa iyo, isang kagaya niya ang type ko. Hindi naman ibig sabihin ay in love na ako sa kanya, no? Depensa ni Alessandra. Pero sinabi lang iyon ng dalaga sa kaibigan dahil ng gabing iyon, palihim niyang iniiyakan ang unang kasawian na kanyang naranasan. Dahil pagkatapos niyang marinig ang balitang iyon, may isang bagay na natiyak sa sarili ang dalaga. She's in love with him. Hindi lang isang kagaya ni Darrell Puentebella ang pangarap niya, kundi ito mismo ang kanyang gusto. Pero kung kailan balak nang tanggapin ni Alessandra na hindi isang kagaya ni Darrell ang dapat niyang asamin na makasama habang buhay, saka naman nangyaring magkatagpo ang landas nila ng binata.
Manginting bayad ko ho, wika niya sa driver matapos ipahinto sa tabi ng kalsada ang taksi. Sa inyo na ho ang sukli. Salamat, Alessandra. Bukas, ganong oras din kita susunduin? Mga alas tres na lang ho, Sabado bukas, tiyak na maraming. Hindi na niya natapos ang iba pang sasabihin nang mula sa kung saan ay nakarinig sila ng malakas na kalabog ng kung anong nagbanggaan. Ano iyon? Maging ang driver ay nagulat. Iyon ho yatang kutsing puti. Sumalpok sa poste. Naku, oo nga, ano kayang nangyari? Baka ho nawala ng preno. Wala pa namang katatao. Baka kailangan ng tulong. Manginting, tingnan natin. Baka kailangan ng tulong ng sakay. Sige, tara na ho, tingnan natin. Napilitan na rin ang driver na samahan siyang lapitan ang sasakyan na wala pa rin nagbubukas ng pinto mula sa loob. Okay ka lang ba? Bahagya niyang kinatok ang salamin ng kotse nang makalapit na. Mukhang malubha ang sakay ah. Hindi makasagot, wika ni Mang Inting. Subukan nun nating buksan, baka kailangan maisugod sa ospital. Sige. Ito na ang nagtangkang buksan ang pinto. Oh, isa lang pala ang sakay ah. At mukhang lasing. Pagdaka ay naglanghap nila ang amoy ng alak mula sa loob ng sasakyan habang ang sakay na lalaki na siya ring nagmamaniho ay nakadukmo sa manibela. Mama, okay lang kayo? Lakas loob na tinantang niya sa balikat ang lalaki. Sino ba kayo? Ha, dahan-dahan itong kumilos, sabay nagtaas ng muka at nilingon sila. Daryl? Agad na nakilala ni Alessandra ang binata nang makita niya ang mukha nito. Kilala mo siya? Maang natanong ng driver. Customer ho siya sa club. Hindi malaman ng dalaga kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Daryl, okay ka lang? Kakilala mo ako? Mapungay ang mga matang pilit nitong inaaninaw ang dalaga. Medyo. Anong masakit sa iyo? Halika, dadalhin namin sa ospital. Ospital? Ayoko roon, uuwi na ako. Saka pilit na hinahagilap ang susi sa ignition para buhayin ang makina. Pero nagrevolusyon lang iyon at lumika ng kung ano-anong tunog. Mister, mukhang nasira ang makina ng kotse mo. Wika ni Mang Inting na may alam sa sasakyan. Ha? Hindi pwedeng hindi ito umandar. Antok na ako. Gusto ko nang umuwi. Gigil pero padaplis lang na nahampas nito ang manibela ng kotse. Ang mabuti pa, iwan mo na muna rito ang kotse mo. Sumakay ka na lang sa taksi at pahatid sa uuwian mo. Oo, kaya naman dadalhin kita sa ospital at ayoko sa ospital. Tinabig ni Daryl ang kamay niya at pahapay na bumaba ng kotse at walang direksyong naglakad. Pero dahil umiikis nga ang mga binti sa kalasingan, napatid ito at nadapa. Ay, nako, Mang Inting, tulungan nga ninyo ako. Naging maagap naman siya sa paglapit at pagsaklulo nito. Halika, alalayan kita sa taksi. Dahil mukhang hilong-hilo na at wala na sa sarili si Daryl, basta na lang umakla ang braso nito sa balikat niya at pagiwang-giwang na lumakad. Oh, dandahan lang. Kaya naman, halos ay magkayakap na sila. Mang Inting, tulungan nga ninyo ako. Oo, nako, ang bigat naman niya, Alessandra. Angal ni Mang Inting.
Kunting pasensya na lang ho. Hindi naman natin siya pwedeng iwan dito. Baka kung ano palalo ang mangyari sa kanya. Pakilak na lang ho. Mamaya ang kotse niya bago tayo umalis. Sige. Sa wakas ay naipasok nila sa taxi ang binata. Saan natin siya ihatid? Tika ho. Hinagilap niya ang wallet sa bulsa nito at naghanap ng address. Ito ho, sa isang kondominium ang nakalagay na address dito sa calling card. Baka dito siya. Kaya ilang sandali pa narating na nila ang nakasaad na condominium building sa takhita nito. Agad namang sinang-ayunan ng gwardyang nakatalaga roon na doon nga umuwi si Darrell. Dito na rin nagpatulong si Alessandra na madala sa unit nito ang binata. Salamat. Ako na bahala sa kanya. Wika niya sa gwardya nang madala na sa silid nito si Darrell. Sigurado kayo, ma'am? Kaya na ninyo siya? Oo, salamat. Ilang sandali pa, nakamasid na siya sa walang kaayusang mahimbing na pagtulog nito sa malambot na kama. Bakit kaya siya naglasing ng ganun? Parang, ewan? Buti pa, ayusin ko na lang siya para maging maginhawa ang pagtulog. Pupunasan ko ng maligamgam na bimpo para mahimasmasan kahit paano. Sa loob-loob niya habang sinisimulang buksan ang botones ng polo nito. Kasi, why you're doing this to me? Natigilan si Alessandra nang maulinigan ang sinasambit ni Darrell. Kasi, please, don't say that. Don't do this to me. Nagsimulang maging balisa ang binata sa pagkakahiga. Nagpabaling-baling ang ulo. Darrell, okay ka lang? Natatarantang untag niya rito. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang binata. Pilit siyang inaaninaw. Kasi, you're here. Hindi mo ako iniwan? Pagkuway, agad itong nagbangon. Hindi ako... Hindi na niya natapos ang iba pang sasabihin sa sumunod na aksyon ng binata. Oh, kasi, alam ko naman na mahal mo ako eh. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis dahil bahagi lang iyon ng mga pagsubok mo sa pag-ibig ko sa'yo. Habang mahigpit nitong niyayakap ang dalaga. No, hindi ako si... Ngunit, nagniil na nang halik ang mga labi ni Darrell sa mga labi niya. Huwag! Ngunit utak lang niya ang tumatanggi. Ang kanyang mga labi ay tuluyan ng pumihid dahil sa mapusok at marahas nitong pag-angkin. Oh, kasi salamat ha. I miss you, honey. Alam kong hindi mo ako maiiwan. Pagkuway, naging mas malikot na ang mga palad nito sa kanyang katawan. Pilit pang binubuksan ang butonis ng kanyang bestida. Huwag! Ano ka ba? Pilit na hinagilap ng dalaga ang hinahon at marahas itong itinulak. Sukat doon ay nanglisik ang mga mata ni Darrell. Bakit? Ayaw mo na ba talaga sa akin, ha? Dati na naman nating ginagawa ito, ha? Hindi nga ako si... Damn you, Cassie. Damn you. For making my life miserable. Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Gigil na hinawakan nito sa magkabilang balikat ang dalaga. I hate you. Cassie, I hate you. Wala kang karapatang gawin sa akin ito. Hindi mo ako dapat paglaruan. Pagkuway, muling nanibasib ng halik ang binata. No! Please! Tama na! Ngunit, animo wala na sa sariling pag-iisip ang binata. Marahas nitong bumalikwas ang kanyang damit at napunit iyon sa harapan.
Panginoon ko, gimbal na natutok na lang niya ang dalawang palad ang nalantad na dibdib. Napangisi naman ito ng islap sa pagnanasa ang mga mata, ang mahaba, ang makinis at mapuputi niyang dibdib na natural ang lamang ang taglay. You're so beautiful, Cassie, and I hate you for making me feel this way. Pagkuway na pupuot na wika ng binata. Hindi ako si... Ngunit ang sumunod na kilis nito ay mas marahas. Bigla nitong hinablot ang nakalawit na dulo ng napunit niyang damit at hiniklas iyon. Huwag! Ngunit huli na, tuluyan na iyong nahubad sa kanyang katawan at mas naging malaya ang pagkakalantad ng kanyang kagandahan sa nadidilim. Lan nitong isipan dahil ang natira na lang ay ang dalawang maliit na saplot na halos wala rin namang itinago. Ah, napakaganda mo talaga at hindi ka pwedeng mapunta sa iba, sa akin ka lang. Pagkuway, tuluyan na nitong dinaluhong ang dalaga at inihiga sa kama. Isinunod nitong idinagan sa kanya ang kabigatan kaya hindi na siya nakagalaw. Daryl, please, huwag! Ngunit lalong nagmistulang bingi ang binata. Mapusok nitong sinibasib ng halik ang kanyang mga labi. Marubdob, nananakit, pagigil. Habang ang isang palad nito ay nagsimula ng maging pangahas sa paghablot sa natitira pang saplot upang mas malaya nitong madama ang masisilan na bahagi ng kanyang katawan. Huwag! Impit niyang daing ng saglit na makalaya ang mga labi at nadama ang marahas na pagkubkob ng palad nito sa isa niyang dibdib. Cassie, I love you, honey. Akin ka lang, ha? Pagkuway, pumisil ang palad ng binata. Humaplos, kumubkob. Napakagat labi na lang siya. Oo nga, at tumututol pa rin ang kanyang puso at isip sa mapanghas na paggalaw ng palad nito sa kanyang katawan. Ngunit, hindi ang kanyang kaibuturan. Oo nga, marahas ang pagdama at pagpisil nito sa magkabila niyang dibdib. Napagtatakang nararamdaman pa rin niya ang sumisingit na sensasyon sa bawat himay-may ng kanyang kalamnan dahil sa ginagawa ng palad nito. Daryl, ooh Daryl. Sa huli ay daing ng kanyang puso. Kasunod niyon ay nagsimula na rin tanggapin ng kanyang puso na gusto na niya ang mga kiliting hatid ng ginagawa nito. Nagsimula nang kumilos ang kanyang katawan, napapaigtad, napapasunod sa palad nito, napapakiwal. Oh, Daryl, Daryl, I love you. Sa huli ay nabigkas ng kanyang mga labi. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang kasunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Co. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.